Ako gupit. What's up mga papi? Welcome back to my channel. So, eto na naman tayo sa isang, you know, panibagong video. Hindi po ito yung ibang video, ha? Okay. So, ito po ay video na, let's say, magbibigay. Yan. Magbibigay ng parang impormasyon. Yun. Mahirap na talaga pag tumatanda tayo. Nakakalimot na sa speech. Yes. Anyway, I think alam nyo naman yung newest law about motorcycling. Right? Or motorcycle driving dito sa Pinas. Yung Motorcycle Crime Prevention Act. Okay. Or most maybe people know about the name Doble Plaka. Okay, bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan yung sponsor ng ating magandang buhok. Yes, yung maganda kong asawa. Okay, so siguro hindi naman tayo mukhang engot dito, di ba? Yes, I think. Yeah, sabi nila gumapo daw ako eh. Anyway, yes, for those people na bago sa aking channel, ito po pala si Neil. So, I think alam nyo naman yung pangalan ng channel ko. So, para sa mga solid pagmamotor, like and subscribe na, di ba? So, ito ay hindi expert na opinion. But, okay, again, sabi ko nga, this is not an expert opinion. Hindi po tayo expert sa pagdating sa batas. Ito po ay based on my own understanding. And I think, in English, yes, wow. Ready na ba ang mga tissue nyo dyan? So, sa English, this is what we call layman's term. Okay? Or, ang pagkakaintindi ng pangkaraniwang tao. Wow. Giniyado ba? Okay. Gusto nyo malaman ang buong implementing rules and regulations sa bagong batas na to, you can check the description. I'll put the link, okay, for the document and for the source para kayo na rin ang magbasa ng full. At kung gusto nyo i-share yung information na yon, you can share that document or you can share this video para ma-simplify natin lahat. Okay? Okay, once again, ito po ay aking opinion. Okay? Opinion ko lang ho ito. The law itself is good for us motorcycling, motorcycle riders. Okay? So, yung law na to is para protektahan tayo. Okay? Of course, kasi mahirap naman talaga na tingin ng iba sa atin is yung parang masasamang tao, lalo na pag may back ride tayo, di ba? Pera na lang kung yung back ride nyo ay, you know, alam nyo na, si UBR. Alam nyo yung UBR? Okay. Yun. Okay? Okay? So, palagi na lang tayong pinapara sa checkpoint o laging mainit ang mata sa atin kapag nasa lansangan. Kasi sabi nga nila, yung mga motorcycle riders is yung mga kaskasero, yung mga hambog, or marami pang masasakit na salita. So, itong law na to will make us look good sa mata ng publiko. That's for us. And para dun sa mga bagong addict, hindi po yung addict na iniisip nyo, addict sa pagmamotor, yung gustong bumili ng bagong motor is you are protected by this law. Okay? Okay. Una sa dealership. So, I'm talking about sa mga bagong motor. Hindi yung bagong siya. Okay. Unang-una, sa bagong motor is dapat ang dealer is magbigay ng proper documents sa LTO within 5 days. 5 days. Mas mabilis pa yan kaysa paggaling mo na sa pamumotor, di ba? Anyway, yes, 5 days only. 5 working days. So, di ba, mas mabilis? So, yung releasing ng ORCR mo is mas mabilis. So, I heard before, yung ORCR sa ibang dealer is around 2-3 months. Sa akin, of course, luckily, I only got it for 1 month. Diba? Yun yung normal
normal days, normal duration pag-release ng CR. So I think pag ganito, mas mapapabilis talaga at wala na yung 2 to 3 months na para delay yung plaka. So alam kong marami pa rin sa atin na walang plaka pa rin. Okay. Wala pa rin tayong plaka. Pero anyway, yun. Kahit na wala pa tayong plaka, mabuti pa rin yun kasi yung bago is i-release ni LTO. Okay? Yung bago is may specific dimensions na siya, color-coded based on the place and the type ng motor or kung ginawa mo ba yung tricycle or ano. So, yun yung bagong feature ng plate. Mas malaki, color-coded based on the place na narehistro mo yan or base sa type na ginagamit mo na motor. Okay? Then, sabi nga, noon, it's doble plaka, di ba? Pero marami sa atin ang hindi gustong, you know, doble plaka, yung aluminum plates. So, ngayon, decals na lang. So, yung ibibigay ni LTO is yung decals at yung malaking plate. Hindi po shouldered sa atin yan. Okay? I'm talking about yung wala pang plaka. Okay? Kasi duty yan ni LTO at ng dealer actually to give you the plates. Because you're the owner, you have the right to have the permanent plates. Okay. Another key feature, hindi yung susi. Okay? Yung pinaka-importanting feature ng plaka is it's visible within 15 meters. Well, diba? So, it's not only to protect us riders but also the public, yung publiko. Kasi, you know, alam naman natin na ang motor ang pangunahing ginagamit ng mga masasamang loob. Okay, again, this is not for all of us. Okay? Marami tayong mga mababait na motorcycle riders. So, this is also a deterrent sa crime. Okay? So, pag malaki ang plaka mo, of course, kita-kita ka sa CCTV, di ba? Pag may decals ka sa front, wala kang lusot. So, yun. That's one good thing about this. This is not to discriminate, okay? This is to promote safety para sa ating mga poging motorista. Okay, now, one reason kung bakit tong batas na to is mas powerful is about the penalties. So, kapag na-violate mo mga provisions na yun, dapat kang magbayad ng malaki-laki. Okay? Pero pag dealer naman yung naka-violate, so wala tayong pananagutan doon bilang rider. Okay? Pero dapat pa rin nating isalang-alang yung ating lisensya. Okay? Kasi yan ay privilege na binigay sa atin. So ito rin ang hiling ko. Okay? Sa atin mga riders, dapat bawal init ulo. Okay? Dapat tayong sumunod kung ano ang nasa batas. Para naman sa LTO, okay? Sana naman ang plaka namin kasi nakasaad sa batas na dapat permanent na yung plate. So, dapat nyo pong bigyan or simulan ang pagbigay ng bagong plaka, which I think will happen, of course. So, kung ano ang inyong opinion about this law, you can comment down below if you learned something sa pag-explain ko. Hopefully, you did learn something. Diba? Sana mag-subscribe kayo and just don't forget to click the notification bell. Also, like this video. Okay? Peace!